Naghahanap ka ba ng negosyong pwede mong pagkakitaan? Isa sa kapaki-pakinabang ay ang fish farming o ang pag-aalaga at pagpaparami ng isda na pwede niyong kainin o kaya ay ibenta. At dito sa Bulacan, nakilala namin si Vice Mayor Martin Angeles, isa po sa mga umasenso sa pag-aalaga ng hito o ng catfish. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig. Kaya malaki ang potensyal ng pagninegosyo sa aquaculture o yung pag-aalaga ng iba't ibang klase ng isda. Sa mga isdang tabang, ang hito o catfish ay pumapangalawa sa tilapia sa popularidad. Kaya naman, ito ang naging pangunahing kabuhayan ng mga taga Bustos, Bulacan, kung saan namin nakilala si Vice Mayor Martin Angeles, isa sa matagumpay na nag-aalaga ng hito. Kailan pa kayo nagsimula itong hito? 1992. 1992? Mm-hmm. Pero dati ano itong mga lugar na ito? Puro palayan to lahat. Palayan? Palayan lahat to. Siguro nag-start i-develop to mga 2005 siguro, nag-start na i-develop yung lugar na to. Eh, ba't naisipan naman na maghito? Eh, wala. Mahina ang ano eh. Mahina ang magsaka. Pagsaka? Palay? Minsan nalulugi pa pagka nabagyo. 1993, nag-start na akong maghito farming. Pero ang aming inalagaan ay 5,000 pieces lamang. Ganong kaunti lang. At meron akong kasosyo na pinag-aaralan namin kung paano talaga maghito. Kasi noon pa lang naman dumating dito sa Pilipinas yan eh. Kilala ang hito na ang isdang may balbas dahil sa kanilang hasang at lung-like organs. Kaya nilang kumuha ng hangin sa tubig. At dahil ito nga ay matibay, pwede kang mag-alaga ng hito kahit pa sa likod ng inyong bahay. Ang fish pond na naidagdag ko eh, actually sa tabi lang ng bahay ko eh. At yun ay nagsimula sa dalawang butas at kumita naman din ng maayos at yung aking kinita na yon, yun yung aking pinagsimula para makabili ng sasakyan. Owner type gift lang, yung nauubrang magamit sa panghanap buhay pa rin na may relasyon pa rin naman sa pag-aalaga ako ng hito. May tatlong uri ng hito ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Ang native catfish, ang Taiwan catfish at ang African catfish. Sa mga nabanggit, ang African at native catfish ang tinatangkilik sa merkado. Anong klaseng hito yan, Vice? Ang sabi na dyan, African catfish eh. African, yun malalaki. Lumalaki din. Dito sa aming sistema ng pag-fishman, although ito ay old method, pero okay naman. Siyempre, sa may fish pang ka, medyo maluwang ang ubra mong alagaan. Number one kasi sa isda eh, tubig eh. Pangalawa pa lang yung pagkain. Ad libitum basis kami eh. Ang ibig sabihin po ng ad libitum, hanggang kaya kumain, pakain lang kami ng pakain. Eh kami, kung magpakain ng feeds, twice a day. Pero sa sistema ng mga opals ng manok, every other day lang kami. Talaga maalaga dahil yan ang susi ng isang tagumpay na mahalin mo yung alaga mo nang makita mo kung ano yung pangangailangan nila, maibigay mo. Nasa ganun ay lumaki sila ng tama at masigla. Sa isang ektarya, umaabot ng 1,000,000 ang nagagastos nila sa pag-aalaga ng mga hito. Tapos yung maliliit, iyan. Pero oras na ito ay kanilang mapalaki ng 150 hanggang 500 grams ay maari na nila itong ibenta sa magandang halaga. May umaabot din palang ganito kalaki, Vice. Ha? Meron na, ang laki. Masisiba. Nakakalamang siya. Ayun, laki oh. Masiba ka pala ha. Ganito talaga ang laki nito, di ba? Lumalaki ng ganyan. Oo. Pero ang kasarapan ko kasing pang biyahe, yung mga ganito lang gusto nila eh. Ah, yan.
Sa'yo lang yata gusto ito. Ito ang pinakamalaki dahil masiba. Sa pagkain. Yan, mga ilang buwan na ito, Vice. Eh, magkakapatid yan. Ah, nauna lang talaga ito. Kahit ito, kapatid yan. Yan. Ha? Oo. Oh, eh, bakit ang liit niya? Hindi ko nakakakain. Kinukulang sa pagkain yan. Ah, ito? Naagawan siya? Hindi siya inaabot ang pagkain. Ah, okay. Ganun pala, no? Kala ko talaga maliit siya. Hindi, ha? Kakainin lang yan. Kasi ang ito, carnivorous eh. Pagka ho yan, yung liit na yan, talagang pagka, ano, papasok doon yan. Kakainin niya? Kakain talaga lang kainin. Ito, ganito. Ayan, ayan, napakarami ng kinain kasama niya. Puro kapwahito na rin ang... Yes, puro kapwahito na rin ang kinakain. Kinakain ito. Paano malalakang lalaman ng lalaki at babae? Dito. Sa lalim? Sa medyo maliit. Ito, babae. Ayun. Pag lalaki. Ito na. Ito, babae. Ito lalaki oh, ayan oh. May ayun. Siyang... May nakausli. May nakausli. Ito. Ito babae. Babae ito. Oh, babae 'yan, tama. May biyak naman siya. May biyak, ayun. 4 to 5 months harvest na siya. Ganun lang siya kabilis. Kaya doon sa mga nagninegosyo na ang gusto yung mabilisan, ito, 4 to 5 months, alam mo na kung nalugi ka o kumita. Dahil dito sa aming hanapbuhay na to, sa isang butas, pwede kang kumita ng 100,000. Eh, sa dami ng butas na yon, siyempre, pag napagsama-sama yon, eh, maganda na rin naman yon. Kaya mula sa isang maliit na fish pond ni Vice Mayor Martin, meron na siya ngayong 80 fish pond sa kanyang 33 hektarya na alagaan ng hito. Yung isang pitak na ganito, Vice, ilan ang laman? Ito, nagkakalulan ito ng mga 35,000 pieces. Wow, 35,000? Ay, saan nyo kinukuha ang ano? Ang binhi. Fingerlings. Kami ho nagpo-provide ng fingerlings eh. Ayon sa production data ng Department of Agriculture, ang pangangailangan ng Pilipinas sa hito, fingerlings, ay umaabot na sa 13 million kada taon. Kaya pinasok na rin ni Vice Mayor Martin ang hatchery business ng hito. At ang alaga ko ay nasa umaabot na ng 3 million na pieces na fingerlings. Pero hindi naman ko sinabing 3 million pieces na fingerlings ay mabubuhay na malahat. Siyempre, more than 10% minsan pang mortality pagka inalagaan mo hanggang sa makasurvive sila. At gaya ng karamihan ang hatchery business ng hito, maikli lang din ang production cycle. 30 days lang, harvest na at pwede na itong ibenta. Sa hatchery kasi, kaya free-flowing, hindi ubrang lumansa siya dahil pag lumansa, hihina na yung alaga ninyo si Milya. Eh, wala naman kasing scientific method na ubrang makapagturo ng sakto para sa mga ganyang may buhay na alaga, eh, di ba? Kaya kinakailangan maging mapagmasid. Tingnan palagi yung alaga at pakiramdaman kung ano yung pangailangan nila nang sa ganon ay lumaki sila ng tama. Patuloy na tumataas ang market demand sa hito. Katunayan, mas mataas pa nga sa tilapia ang farm gate price nito. Kaya naman, maraming mga kababayan natin sa Bulacan ang naengganyo na mag-alaga ng hito. Dito sa lugar niyo, mga ilan ang nag-ano? Nag-hito? Eh, siguro kung mga 200 farmers meron. Dito? 300 farmers. Oh, madami. Dami. Ang area ho dito, baka nasa 200 hectares na hito andito. Puro hito ang ula dyan. 95% ng hanap buhay dito, puro hito farming. Dito. 5% lang yung namamasukan. Yung iba namamasukan, mga nag-resign na, mga nag-hito na lang. Nag-hito na rin. Oh. Ako kasi nagbibiyahe sa Tuguegarao at sa Kalinga, Apayao. So, dalawang lugar yung akin dinadalan. At nakakabiyahe ako ng sabihin natin na 15 tons a week na lang. So, nasa 60 tons yung kinakailangan kong ma-produce na isda dito sa aking farm para masupplyan ko yung needs ng aking mga customer. At pagka hindi naman ako nakaka-comply sa aking mga pangailangan, ako ay humahango sa iba dahil marami namang naghihito dito para na sa ganun, lahat po ng mga pangailangan ng aking mga suki. Suki ang tawag doon sa mga dinadala namin ng isda. Mabigyan din namin. At dahil ito nga ang pangunahing kabuhayan dito sa Bustos, Bulacan, taon-taon ipinagdiriwang ng mga taga rito ang Hito Festival kung saan ibinibida nila ang iba't ibang putahe na maaring lutuin mula sa hito. Itong Hito Festival, naisip ko to kasi nakita ko na marami sa kabarangay ko ang talagang naginhawahan ng pamumuhay mula nang mag-alaga sila ng hito.
Sa Hito, napakaraming putahe. Kanaunahan lang dyan, yung pangkaraniwan natin ginagawa kasi yung inihot frito. Pero nadagdagan ng Shanghai, meron mo ngayon mga kaldereta. Nakita niyo, iba't ibang putahe na ngayon ang lumilitaw sa Hito. Kaya kahit na anong putahe, para na siyang, para ka nang nagluto ng karne. Sa ibang lugar, tangkiligin po natin yung Hito. Kahit sa anong handaan, pwede natin silang ihahin. Napakasarap, napakabago, napakalinamnam ng Hito. Kung may alaga kang Hito, maliban sa may masarap ka ng pangulam, may pandagdag kita ka pa. Isa ito sa nagdala ng malaking tagumpay sa aking buhay. Hindi lamang ako, nilalahat ko na rin yung mga kababayan ko dito sa bahay ng Bustos. Naiisa lang naman halos ang naging industriya ng aming negosyo. Puro mga paghihito. At palagay ko naman, nung dating ang buhay nila ay simpleng-simple lang, maaaring mais-ais na rin yan dahil nag-aalaga din sila ng Hito at tinitiyak ko naman kumikita rin dahil hindi naman din magiging maayos sa kanilang pamuhay kung hindi kikita sila sa kanilang hanap buhay.